Livid, okay? The world's first coffee-shooticals. Ay tinawag na coffee-shooticals. Why? Ayan. By the way, sige, balik mo na po. Sige, balik mo na. By the way, ang coffee natin, maraming species ng coffee, but we choose to use yung Arabica. Why? The Arabica species ng kape. Kasi yung Arabica, yan yung pinakamasarap, number one. Number two, yun din yung pinakamahal. Number three, yan yung pinakamasarap yung amoy. So hindi tayo gumamit ng hindi premium na species ng kape. Ang ginamit natin, the premium, which is Arabica. Coffea Arabica. And also, ang kape natin, guys, mayroong component na complete phyto-energizer. So hindi lang siya 3-in-1, hindi lang siya 5-in-1, hindi lang siya 20-in-1, hindi lang siya 50-in-1. Lahat na nandiyan na. Lahat ng ingredients ng complete phyto-energizer nasa ating kape. Maliwanag po ba? Yes! Okay, next. Naturally, guys, ang coffee may antioxidant mismo. So, ang kape mismo, guys, before, nagkaroon ng study na ang kape masama raw sa katawan. Dati yun. Pero now, kinakain na nila yung salita nila doon. Now, according to Harvard, maraming good effects. Itong sasabihin ko from Harvard Research. Maraming good effect ang kape sa ating katawan. Why? They found that kape mismo, even without the complete phyto-energizer, may antioxidant na siya, which they called quinines. Okay? Quinines. Okay, parang kilig. Quinines. Meron din siyang chlorogenic acid, meron din siyang tocopherols, parang vitamin E, tocopherols. Okay? Yan yung inert antioxidant ng kape. Kaya nga, pagka nakikita may commercial ng mga kape ngayon, ano mga sinasabi niya sa commercial? According to studies, coffee has more antioxidant than green tea. Kasi mas unang sumikat na yung green tea, healthy. Ngayon, bumabawi yung mga manufacturers ng coffee. Why? Because it's true. Mas maraming antioxidant ang kape kaysa sa green tea. Hindi pa lang nila ginagamit ito sa marketing spin. Ngayon, ginagamit na nila ng mga Nescafe, ng mga Nestle, so and so. Yan yung mga antioxidant ng coffee. Quinines, chlorogenic acids, and tocopherols. Next. Ano ba nagagawa ng kape? Kape pa lang ito, ha? Kape pa lang. Ano nagagawa ng kape? It decreases. Uy! It decreases the risk of diabetes by 50%. Isipin mo kung may lahi ka pala ng diabetes. Si nanay may diabetes. Si tito may diabetes. Magkakape ka. It can decrease the risk ng diabetes by 50%. What else? It can decrease the risk of colon cancer by 25%. So kung meron kang nanay, tatay, kamag-anak na may colon cancer, tapos ikaw, ang manifestation mo, minsan nagdududumi ka, minsan matigas, minsan malambot, yun yung mga manifestation ng colon cancer eh. Magkakape ka. It can decrease by 25% yung risk nun, na magkaroon ka ng colon cancer. What else? Risk of Parkinson's disease, it can decrease by 80%. It can decrease the risk of liver cirrhosis by 80% kung malakas ka mag-iinom ng alak na pag kinapama yung atay mo, ang tigas na. Di ba nakakita ka, ang payat ng dibdib tapos ang laki ng tiyan. Hindi naman malakas kumain, pero malakas uminom ng alak, tapos ang tigas. Hindi yung malambot na taba, matigas. Pwedeng liver cirrhosis na yun. Kung dati nagkaroon ka ng ganung bisyo para makaiwas by 80%, ng liver cirrhosis, magkakape ka. Okay? What else? It can also decrease by 50% the risk of gallstones. Okay? Yung mga bato sa abdo. Okay? Next. Ayan. It can also help manage asthma, allergy and asthma, headache. It can boost our moods and prevent tooth cavities. So, pansinin mo, pag ikaw masakit ang ulo, magtimpla ka ng Levain. Magtimpla ka ng Levain, huwag ka uminom ng Biogesic. Magtimpla ka ng Levain, uminom ka, pansinin mo, mawawala yung headache mo. Pag masakit ang ipin mo, huwag ka uminom ng Planax. Huwag ka uminom ng Dolphinol. Huwag ka uminom ng Mefenamic Acid. Magtimpla ka ng Levain. Okay, magtimpla ka ng Levain, uminom ka. Hindi pa nauubos yung isang tasa mo, tanggal na yung toothache mo. Nakakaiwas sa cavities. Okay? Kape pa lang yan na meron complete.
So yun yung nagagawa ng ating Complete. Nakakatulong. For every one sachet na na-leaven, meron yung 100 milligrams of Complete Phyto Energizer. Okay? It can offset the damage caused by smoking. Ayan, kung ang bisyo mo, alak, saka yosi, nakakatulong makaiwas doon sa complications ng paninigarilyo. Kaya pasilin niyo yung mga call center. Kapag naninigarilyo, pinatutulak, Starbucks. Mahal na bisyo. Pero at least, na-offset yung negative effects of smoking. Are you learning? Yes! Next. Ayan o. It can decrease the risk of heart disease. So, nakakaiwas sa sakit sa puso kumpara sa mga hindi umiinom ng kape. So, ang daming benefits of taking coffee alone. Kape pa lang yan, alone. What more yung coffee pa na may Complete Phyto Energizer? So, mas malaki yung nagagawa ng synergistic effect. Tama po ba? Yes! Next.